Hello mga Meg! Welcome po sa channel Usapang Sikat. Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ng isang OPM showbiz royalty of the Philippines na si Caril. At kung gaano nga ba siya kayaman. Malalaman nyo sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle, ang kanyang mga naging karelasyon at ang kanilang love story, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera, at kung gaano nga ba kalaki ang kanyang network. Masisilip na rin dito ang mga napuntahan ng kanyang pinaghihirapang pera, gaya na lamang ng kanyang mga negosyo, bahay at mga sasakyan. Pero bago natin ipagpatuloy mga Meg, please click the subscribe button and notification bell. Thank you! Ang isang singer, songwriter, actress, TV host at musical theater performer na si Caril, na may tunay na pangalan na Ana Caril Padilla Tatlong Hari, ay isinilang noong March 22, 1981 sa Manila. Siya ay nag-aaral ng elementarya sa OB Montessori Center sa Green Hill, San Juan at nagtapos bilang class valedictorian. At sa high school ay nag-aaral siya sa San Pedro Poveda College na nakatanggap siya ng service medal para sa extracurricular and volunteer works. Sa college naman ay nag-aaral siya sa Ateneo de Manila University at kumuha ng kursong BS Management, Major in Communications Technology Management, kung saan kabilang siya sa Dean's List at nagtapos noong 2002. Ang mga magulang ni Caril ay sina Dr. Modesto Tatlong Hari na isang dentist at Sasha Padilla na isang actress at singer. Siya ay may dalawang kapatid sa mother side na si Nicole Cuco Quezon na adopted child ng kanang ina at ni Dolphy na nagtatrabaho bilang Managing Director for Marketing and Advertising Company. At ang pangalawa niyang kapatid ay si Zia Quezon ay isang singer-songwriter at recording artist. Alam na ba mga Meg na si Caril ay isang ballet dancer noong bata pa siya kung saan nagsimula siyang kumuha ng formal ballet lesson sa edad na 3 at nagpatuloy siya bilang ballet dancer hanggang 15 years old. Siya ay tinatawag sa palayan na kakay noong bata pa siya. Siya ay nagbinta noong bata pa siya ng cards at posters at nagbinta rin siya ng mga raffle tickets para sa cake raffle para makalikom ng pundo. Marami ang nakafollow sa kanya sa social media dahil sa kanyang kabaitan at sa kanyang kagalingan. Kung saan may 3 million followers siya sa kanyang Instagram, may 4.3 million followers sa kanyang Twitter, at may 1.1 million followers sa kanyang Facebook. Siya ay pamangkin na Lorna Tolentino at Ami Perez dahil magkapatid ang ina ni Shasha na si Esperanza, ang ama ni Ami Perez na si Abet, at ang ina ni Lorna Tolentino na si Eloisa. Gusto ni Caril na healthy siya pagtanda, kaya regular siyang tumatakbo sa Ultra Bonifacio Global City. Sumali siya sa mga maraton at nag-pilot workout rin siya. Tungkol naman sa kanang diet, kadalasan nagmemeryenda siya ng mga prutas, gaya ng mango, star apple at apple, bago siya kumain ng big meals. At tungkol naman sa kanang buhay pag-ibig, sabi niya sa isang interview na siya ay nagkaroon ng 3 breakups. Ang isa ay hindi pinangalanan, ang isa naman ay si Ervic Vihadre na isang basketball player ng San Sebastian College na naging boyfriend niya ng 7 years. At ang pangatlo niyang breakup ay sa isang actor, TV presenter, dancer, commercial model at film producer na si Dingdong Dantes. Si Caril at Dingdong ay sabay numamin sa live sa isang panayam noong April 23, 2005 kung saan kinumparma nila ang kanilang relasyon. Dahil sa kanilang pinagdaanan, ay naghiwalay sila noong September 2008 pero noong October 2008 lamang nila kinumparma na sila ay hiwalay na. Sabi nila na walang katotohanan na ang dahilan ng kanilang hiwalayan ay third party, kundi magkaiba lamang ang kanilang priorities, kaya umabot lamang ng halos 3 taon ang kanilang relasyon. At ngayon ay payapa na ang kanilang mga puso dahil nagkita at nagkabatihan na sina Caril, Dingdong at Marian sa isang event kung saan nag-hi si Caril kay Dingdong at nakipagbiso-biso naman si Caril kay Marian. At ang nagpapatibok naman ngayon sa puso ni Caril at ang lalaking itinadhana para sa kanya ay ang vocalist at guitarist ng bandang Spanchcola na si Yael Yuzon. Ang kanilang first encounter ay noong early 2000s at ilang taon matapos ang kanilang first encounter ay muli sila nagkita sa concert ng Eraserheads dahil pareho silang fan sa Eraserheads at ito ang kanilang pinakaunang casual meeting. Around 2007 hanggang 2009,
sila'y nag-usap sa social platform kung saan bago pa ang Twitter at madalas silang sabay mag-tweet. Noong 2010 ay nagkita ulit sila sa Music Museum sa Mixed Music Awards at dahil sa suporta na kanila mga kaibigan, kaya nakausap silang dalawa after party. At sa taong dito ay madalas silang magkasama. Sabi ni Yael na nagkasama sila na maraming beses dahil sa kanilang common friends. At sabi din niya na magkaibigan lang sila. Noong December 2013, ay pumutok ang balita na magpakasal na sila. Pero hindi nila ito kinumpirma sa publiko. At noong February 2014, ay inanunsyo sa It's Showtime ang pagpapakasal ni Karel kay Yael. Sa mahigit 3 taon ng kanilang relasyon, ay nagpakasal sila noong March 21, 2014 sa San Antonio Padua Church sa Silang, Cavite. At noong April 2014, ay nag-honeymoon sila sa Europe. At ngayon ay kapag hindi sila busy sa trabaho, ay nagbabanding o nagta-travel sila. Alamin naman natin mga Meg, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera. Ang first appearance ni Karel sa pelikula ay noong 2002 sa Ang Agimat Bilang Si Maria. Meron din siyang mga pelikula under Regal Entertainment gaya ng Manuputo My Home at Manuputri My Love. At may pelikula rin siya na Bahay ni Lola 2 na isang horror film. At ito ang kanyang first lead role sa pelikula. Ang kanyang pelikula na naging box office hit ay ang Moments of Love na isa rin sa finalist sa New York Film Festival. Gumawa rin siya ng indie films tulad ng Ligaw Liham at Litsonero, kung saan bukod sa pagganap niya bilang lead character sa Ligaw Liham, ay isa rin siya sa producer sa pelikulang ito. Sa taong 2008, si Karel ay isa sa host ng Jamie 7's Pinoy Idol. Pero sa last quarter ng taong ito, ay nag-change siya ng management mula Genesis to Stages, ang kanyang recording company mula Universal Records to Polyest Amy, at mula sa kanyang homegrown station na GMA to ABS-CBN. Napumirma siya ng kontrata sa ABS-CBN noong December 2008 at ang programang ASAP 08 ay nagbigay sa kanya ng grand welcome noong December 14, 2008. Sa Kapamilya Channel, siya ay nag-guest sa Season 2 sa top rating show na I Love Betty LaFia. Naging main cast sa television series na Nasaan Ka Maruha. Nagkaroon siya ng challenging role sa primetime drama series na Dahil May Isang Ikaw. At ipinakilala siya bilang bagong karakter sa Daily Afternoon drama na Magkano Ang Iyong Dangal. Ang iba pang pinagkakabalahan ni Karel noon ay bukod sa local television, siya ay lumabas rin sa international TV series na The Kitchen Musical bilang si Madi noong 2011. Sa Singaporean action drama series na Point of Entry noong 2012, sa Rodgers and Hammerstein Cinderella noong 2013, na gumanap siya bilang si Cinderella at si Christian Bautista ay gumanap bilang si Prince Christopher. At sa international TV series na PI o Private Investigator noong 2017 sa Singapore, na gumanap siya bilang si Maya na isang pole dancer. Kilala rin si Karel sa pag-artist sa teatro sa Little Mermaid, Susikal, West Side Story, Ramahari, Cinderella, at sa Awit Mo at Isayaw Ko. Pumasok rin siya sa music industry kung saan nagkaroon siya ng mga albums tulad ng Time to Shine, You Make Me Sing, Time for Letting Go, Road Trip, Entitled K, at Entitled A Different Playground. At ang kanaiba pang mga pelikula at TV shows ay Mulawin the Movie, Dalaw, My Cactus Heart, Girl Boy Bakla Tomboy, My Ex and Wise, Mystified, S.O.P., Encantadia, Kamandag, ASAP, Born for You, Wildflower at iba pa. At siya ngayon ay kasalukuyang host sa ABS-CBN variety show na It's Showtime kung saan nagsimula siya noong 2011. At ngayon mga Meg, ay malalaman nyo na kung gaano nga ba kayaman ang isang Karel. Ayon sa networkpost.org, ang net worth ni Karel ay nasa $12 million. Ang mga napuntahan na kanyang pinaghirapang pera ay ang kanyang mga negosyo na Center Stage Family KTV and Resto Bar na tinatawag na Rockstar KTV na nasa SM Aura Bonifacio Global City Taguig at ang kanyang business partner ay si Ann Cortez. May negosyo rin siya na The Mango Farm Dessert Kiosk sa Green Hills San Juan City na nagbibenta ng shakes, juices at other blended cold drinks
Kung saan ang main ingredients dito ay fresh mangoes. Silipin naman natin mga med ang ilang bahagi lamang ng kanilang bahay na kanilang naipundar. Ang kanyang iba pang naipundar ay ang kanyang mga sasakyan, gaya ng Silver Mitsubishi Montero Sport na nagkakahalaga ng 2.3 milyon pesos at may iba pa siyang mga sasakyan na hindi niya ipinakita sa publiko. Hanggang dito na lang muna mga med at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Thank you and God bless!